Laging dito muna tayo sa sakit niya. Ngayon, sir, yan ha. May kita natin, magi-green. Tapos pag nagpula na siya, parang may naugong ka na. Texas pa no, yan, Rio. Ang pinaka-charging time niya talaga is 8 to 10 hours or gusto hanggang 12 hours. So yan. Nire-recommend na ako namin checkers niyang battery. Once na ang ating battery ay 55 na kana. So, tsaka sir, sa pag-charge niya, sir, isang diretso lang, sir. Hindi yung bunot-bunot. Bunot-bunot. Wag mong ganun. Madali, sir, masisira ating battery. Ipapahinga din natin, sir, ang battery niya ng kahit 1 hours to 2 hours, sir. Ano ha? Magbe-base lagi kayo pag-charge. Naka-stop ko, ano ha? Yan, ano ha? Lima ko kanyang battery. Tapos, sir, once na ang bawa, sir, gusto niyo, sir, na hindi niyo magagamit ang ibig. May breaker ho siya. Para just in case na hindi niyo na ho muna gagamitin. Ano niyo, di pwede niyo naman i-break. Para hindi na ho masira battery. Over 1 month later. Kumusta, mga ka-NYEMC Golf? Maligayang pagdating sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang issue, ang pagka-drain ng battery ng aming NYEMC Golf e-bike habang nasa biyahe. Samahan niyo po ako na panoorin at tapusin ang aking video. Ang issue, inabutan ng low battery sa biyahe. Precondition, ibinyahe ang e-bike mula sa amin papunta sa mga biyanan ko. Ginagamit ito doon as service ng mga bata sa paghatid at sundo sa school. Ibabalik lang ito sa amin kapag kailangan na mag-charge ang battery. At yun na nga, mga ka-NYEMC Golf, habang pabalik na sa amin para mag-charge ng e-bike, doon ay inabutan ng lowbat sa biyahe. Nadrain ang baterya na mas mababa sa 55%, kaya usad pagong na ang takbo at hirap na gumana ang kuryente ng baterya. Nag-decide na ipahatak na lang sa ibang sasakyan para maiuwi ang aming NYEMC Golf. Yan po yung actual video footage na ipinapakita namin sa screen. Mag-review muna tayo, mga ka-NYEMC Golf. Ano nga ba instruction sa manual ng e-bike? Nakasulat, 65% ang battery full charged. Pay attention po dito, mga ka-NYEMC Golf. Hindi pa aabutin ng 100% ang reading ng battery gauge, 65% full charge na po, hanggang 67% ng maximum. Bababa ang battery gauge sa 55% kapag lowbat na at kailangan na mag-charge ng battery ng e-bike. Ibig sabihin nito, nasa 10 to 12% ang pagitan ng mako-consume sa battery gauge kapag ginamit ng full charge hanggang malowbat. Ang maximum range ng fully charged na battery ay aabot ng 40 kilometers, lumalabas na sa 1% ng battery gauge, may katumbas na 4 kilometers distance ang layo ang kayang takbuhin. Yan po ang ideal battery consumption sa nakasulat sa e-bike specs. Balik po tayo sa actual consumption. According kay Pamangkin na siyang nag-drive pauwi ng e-bike, may 59% pa ang battery gauge pag alis nila. Mathematically computation, aabot pa ang charge ng baterya kasi po mga 5.5 kilometers ang distansya pabalik sa amin. More than 1% lang dapat ang mako-consume or mababawa sa charge ng battery. Kung ganun po, ano po nangyari, mga ka-e-bike? Bakit di umabot ang natitirang charge ng battery pabalik sa amin? Ano nga ba ang posibleng dahilan ng pagka-lowbat agad nito? Ito yung mga posibleng dahilan. Una, patas po ang kalsada pabalik sa lugar namin. Pangalawa, dahil paahon ng kalsada, medyo nabigitan din ang e-bike sa mga sakay. Kung patagang daan, no problem sana. Pangatlo, may factor din ang manner ng pagdadrive. Dahil hindi pa rin kabisado ni Pamangkin ang NYEMC Golf, maaaring napuwersa ang gamit ng baterya kaya inabot ng mabilis na pagkalobat. Immediate action po, ipinahila na lang namin ang NYEMC Golf e-bike para madala pa uwi sa amin. Yan po yung actual na paghila na makikita nyo sa video footage. At dahil sa mga pangyayaring yan, napaisip tayo. Bakit nga ba nagkaganon? May mali ba sa paggamit namin ng e-bike? May mga pinagtanungan tayong may mga ibinigay na kasagutan kung bakit mabilis na lolobat ang ating baterya. Nagbasa din ako at nanood ng mga videos about proper care ng e-bike battery. Ito yung ilang resulta na nakuha kong kasagutan. Factors na nagdudulot ng mabilis na pagkalobat. Number 1. Kondisyon ng daan. Ang pataas o uphill na daan ay maaaring makaapekto sa bilis ng pagkalobat dahil mas kursado ang motor ng e-bike kaya mas malakas din itong gumamit ng kuryente ng battery. Number 2. Timbang ng mga sakay. Ang bigat ng sakay ay maaaring makaapekto sa mabilis na pagkaubos ng charge ng baterya dahil mas mataas na puwersa ang kailangan ng motor kaya mas madali rin ang pagkaubos ng charge ng baterya. Number 3, mataas na power setting ng motor. Kung ginagamit mo ang gear mode na turbo mode or speed mode, mas malakas po itong magkonsumo ng kuryente ng battery. Panatilihin ang setting sa eco mode or drive mode lalo na kung paahon ang kalsada. Number 4, paggamit ng ibang brand ng battery charger. Gamitin lamang ang charger na compatible sa e-bike unit na binili nyo. Kapag nasira ang battery charger, same brand pa rin dapat ang ipapalit. At yan po, mga ka-NYEMC Golf, ang mga nakaka-apekto ng mabilis na pagkalobat ng e-bike. May mga karagdagang informations or tips pa akong nakuha para sa tamang pag-aalaga pa rin ng e-bike battery, yan ang tatalakayin ko ngayon. Number 1, regular charging. Siguraduhin may charge ang battery kahit hindi pa gagamitin. After malobat, ipahinga muna ng 1 to 2 hours bago mag-charge. Pwede rin ang charging ay sa gabi, para naka-prepare na kung gagamitin sa araw. Number 2, tamang charging time. Huwag mag-overcharge or undercharge ng battery. Sundin ang recommended charging hour ng e-bike battery. Ang NYEMC Golf, naka-specify na 8 to 10 hours dapat ang charging time. Number 3, huwag mag-drain ng tuluyan ng battery. Iwasan ang ganap na pagka-drain ng battery bago mag-charge uli. Sundin ang recommended charging percentage battery level na 55% at huwag nang pababain pa ng lampas doon. Number 4, proper manner ng battery charging.
gawin ang pag-charge ng diretsuhan hanggang sa ma-fully charged. Huwag hugot, saksak, hugot, tapos saksak uli. Madaling masisira ang battery ng e-bike kapag hindi tama ang manner ng battery charging. Number 5, off ang battery breaker kapag matagal na hindi mo nagagamitin. Kung may ilang araw na walang balak gamitin ang e-bike, patayin na muna ang battery breaker para walang diskargang pwedeng mangyari sa battery habang nakaparada lang. Number 6, iwasan ang mag-overload. Siguraduhin hindi lalampas sa load capacity ang sakay ng NWOW EMC Golf e-bike na maximum 215 kins. Sa ibang brand ng mga e-bike, sundin lagi ang load capacity para hindi mapuwersa ang baterya nito. Number 7, check ang tire pressure ng e-bike. Ang normal na air pressure ng NWOW EMC Golf ay 25 lamang. Kapag malambot or sobrang tigas ng gulong ng e-bike, makaka-apekto ito sa performance ng e-bike unit, na maaaring magresulta sa mas mataas na kuryente ng battery na ginagamit. Number 8, huwag mag-overspeeding. Ang pagmamatulan ng takbo or madi inaapak ng silinyador ay nakaka-apekto din sa mabilis na pagkaubos ng charge ng baterya. Ang e-bike unit ay sadyang design na mabagal ang takbo. Kung nagmamadali, gumamit na lang ng kotse o motor. Bago ko ibigay ang last tip, mga ka-NWOW EMC Golf, kung nagustuhan mo ang ating topic today ay pakisupport naman ang aming munting channel. Please like and subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa mga gagawin pa nating videos. Pakishare na rin ang video na ito para sa iba pa nating mga ka-e-bike users. Number 9. Ito na ang last sa listahan ko today ng tamang pangangalaga ng ating mga e-bike battery. Ito ay ang ideal na parking ng ating mga e-bike. Mas maganda na may magandang parking. Iwasan na mag-iwan ng inyong e-bike sa sobrang init o sobrang lamig na lugar. Lalo na sa labas ng kalsada. Ang sobrang init o lamig ay nakaka-apekto sa performance ng baterya. So, ayan na nga mga ka-EMC Golf, ang ating mga tips at precautions para sa tamang pag-aalaga ng ating e-bike battery. Sa pamamagitan ng kaalaman natin at tamang pagsunod, maaari na natin mapanatili ang kaayusan ng performance ng ating mga battery e-bike para mas tumagal ang gamit. Be responsible rider para mapangalagaan ang ating mga e-bike at battery nito. Para makaiwas tayo sa low-bat disaster na kagaya ng na-experience namin. Salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo dito sa vlog na ito. Don't forget to like at subscribe. Hanggang sa susunod na biyahe at more upcoming vlogs, mga ka-e-bike.